Hello mga kagulay, welcome back sa aking channel. Greggy Farmer mga po pala ulit to. Bali, ngayong araw na to mga kagulay, pinagpapatuloy nila yung pagtatabon ng ano, ng plastic at saka nagpabutas na rin ako mga kagulay. Ito nga, yan, butas na siya. Ang distansya niya mga kagulay, ang ginawa ko ay ano lang, kalahating metro lang mga kagulay. Total sili lang naman mga kagulay, kalahating metro lang. Yan ang distansya ng ginawa ko mga kagulay. At saka tapat-tapat na siya mga kagulay ang ginawa ko. Kasi sili, hindi naman siya katulad ng talong. Kapag namungay, maglalaylay talaga ng talaga todo na malalaylay talaga. Yung sili ay hindi naman mga kagulay. Kaya sekwenta lang yung pagitan niya mga kagulay, kalahating metro. So, papakita ko sa inyo mga kagulay kung paano niya butasan yon. Ayun nga, tinuruan ko naman siya kung paano magbutas. Umaga, katulad din ng dati mga kagulay, yung ginawa ko doon sa pagbubutas, doon sa tinaliman ko ng talong, ay yun din, yung lata na yon. Ewan ko anong sukat na itong lata na to mga kagulay. Hindi kasi ako naglalagay mga kagulay na yung sobrang laki ng ano, ng butas. Ganyan lang ginagawa ko mga kagulay oh. Yan. Maya-maya mga kagulay, nandito na yung ano, yung nagbubutas. Papakita ko sa inyo kung gaano kalaki lang yung lata niya mga kagulay na ano, ginagamit na pambutas. Tapos ang ginagawa lang namin, yung lata tapos nilalagyan namin ng baga. Para kapag i-aano lang dito ay mabubutasan na siya mga kagulay. Yan siya mga kagulay oh. Kung mapapansin nyo, tubig-tubig din siya mga kagulay. Gawa nga ng ulan niya dito. Pero sa awa naman ng Panginoon mga kagulay, ngayong maghapon, wala naman ulan mga kagulay. Kung titignan nyo naman yung ano, panahon sa amin, okay naman siya mga kagulay. Pero banda doon, ay makulimlim yung banda doon mga kagulay. Yan, ganyan lang ginagawa mga kagulay sa pagbubutas. Ayun na diya. Yan, ganyan lang ginagawa niya mga kagulay. Tapos ayun nga, yung nag-ano na ako, nagsukat na ako ng isang ano. Tapos sinusukat na lang niya mga kagulay. Bali yung katapusan ng butas, dun siya nagsusukat mga kagulay. Ganyan. Yan. Akala nyo hindi mabubutasan yun mga kagulay. Yung magtatanim bukas ay tatanggalin na lang yung mga kagulay. Madali na lang naman tanggalin yan siya mga kagulay. Oh. Ayan. Tapos doon, malapit na rin matapos lahat doon mga kagulay. Matapos doon bukas siguro, lilipat na naman sila dito mga kagulay. Ito. Ayan. Ulitin ko mga kagulay, mga 6,992 to. Pero sabihin na natin na, no, na 7,000 para o di na tayo malito kung ilan talaga. Kasi kapag sasabihin natin na 6,992, pag may nagtatanong, paano pa mag-type, kailangan sabihin ko na lang 7 para kapag may nagtanong o 7k lang ano lang yon mga kagulay. Yan, so nandun pa yung bang nagpa-plot mga kagulay, bukas na yung tatabunan para yung ano, pagka umaga tatabunan yon. Tapos dito naman yung ano, dito tutuloy nila dito, sana nga matapos na nila bukas. Kasi taga ibang lugar tong nagkaano sa akin ngayon mga kagulay, yung kagapon yung nagtatabon sa akin kagapon ay taga rito lang, kaso lang ay may trabaho na kasi sila, kasi construction sila. Kumbaga linggo lang yung day off nila. Tapos kahit day off nila ay napakiusapan naman natin na magtrabaho sa akin. Naawa naman siguro sila kaya umunod sila kagahapon. Eh ngayon Lunes, eh pumunta na sila, may trabaho na sila sa construction, kaya umuwi ako ng taga ibang lugar. Ito nga yung ano, special shout out na kay Sir ano, kay Boss Albert Beso, kasi siya yung nagkano dito, nagrekomenda sa akin yung mga tao. Taka doon nga sa kanila, siya ang nagrekomenda sa akin, kaya yon meron nagkano dito mga kagulay. Sana nga lang, magtuloy-tuloy na hindi umulan mga kagulay. O kaya kapag katapos ng mataniman, okay lang na umulan, basta isang araw lang para hindi na ako magdidilig. Ganun ang, bali bukas mga kagulay, update ko kayo doon sa pagtatanim. Pagtatanim nila, para makita nyo rin kung paano sila magtanim mga kagulay ng sili. Tapos kung ano yung nilalagay ko na ano, na chemical, para hindi siya basta-basta anuin ng ano, ng cutworm. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga nagugulay talaga yun ang problema ko minsan, yung katatanim lang, kinabukasan wala na yung ano, puno na lang yung natitira mga kagulay. Kaya may nilalagay din ako na ano, yun nga, yung parang purodan din, pero hindi siya purodan mga kagulay kasi wala na yun, phase out na yun. Kaya meron ako nabili na ano, na isa, papakita ko na lang bukas mga kagulay kapag yung magtatanim na talaga sila, para makita nyo rin ang actual na tinatanim nila mga kagulay.
alam mo na, medyo malawak-lawak din to mga gulay, yun nga kalating hektarya to, tapos talong dun sa medyo baba niya siguro para magkasya, pagkakasyahin ko lang yung ano, yung 2,000 talong dun sa baba o kaya yung ano neto, kalahati neto talong siguro mga kagulay. So ayun mga kagulay, ipapakita ko ulit sa inyo yung punla ko na sili kasi dineliver na nga yung ano, kung yung kagapon doon sa likod yung dineliver nilang una, ngayon karaniyang madaling araw mga alas 5 dineliver nila yung kulang nila mga kagulay. Ipapakita ko sa inyo, nandito siya, nandito sa multicab yung iba kasi wala nang lalagyan. Wala nang lalagyan yung iba mga kagulay, kaya nilagay ko dito sa multicab. Nandito yung sa'yo mga kagulay. Ayan siya, yung punla natin. Tapos yung iba, nandito na nga sa may terrace namin. Wala nang lalagyan, kaya kailangan makatanim na bukas para mawala na dito. Kasi inaano rin ng pusa. Makukulit din itong mga pusa ko na to. Maliliit pa kasi ng pusa, kaya minsan inaano yun, yan, oh. Meron ng mga naano nila. Ito yung punla natin mga kagulay. Yan. Yan yung punla natin na hinatid nila kanina ng madaling araw, alas 5. Salamat nga doon sa pinag-order ko. Special shoutout din kay Engineer. Engineer Roas kasi siya yung ano ko taga Tagbina. Baka may magtanong saan ka na-order ka, boss. Sa Tagbina, boss. Mga boss, mga kagulay, taga Tagbina yung in-orderan ko dito. Yan, yan yung ano nila. Yung kumbaga yung kulang nila na ano kagapon na ito, dineliver na kanila ng madaling araw. So, ayun siguro mga kagulay, update ko na rin kayo dito sa talungan ko dito. Walang daanan. Kasi nandito yung ibang sili mga kagulay, oh. Ito yung talong. Na 2,000, tapos yung mga ano nga, sili yun. Dito, dadaan tayo dito mga kagulay. I-update ko na rin kayo dito sa talong ko mga kagulay. Ito sa ano 1.5 na talong ko. Ayun na siya mga kagulay, yung biglang init na nga, yung dire-diretso yung ulan tapos biglang iinit. Ayun na yung ano niya mga kagulay, parang naglalanta pa siya. Pero okay lang naman mga kagulay kasi marami naman siyang bunga, oh. Ayun. Nagaanuan na yung bunga niya mga kagulay. Apat na buwan na rin to mga kagulay. Ah, wala pa, mag-aapat pa lang mga kagulay. November, December, January, February, March. Ano bang petsa ngayon? O, mag-aapat pa lang na buwan mga kagulay sa uno, March 1. Ayan mga kagulay. Saka ito rin yung ano, yung pinanggalingan ng seat ng ano ng pipino mga kagulay. Papakita ko rin yung sitaw na inano ko. Na pinalit ko mga kagulay. Update ko na sama-sama ng lahat mga kagulay para bukas naman kapag nag-update ako sa pagtatanim, doon lang naka-focus sa pagtatanim mga kagulay. Ito na siya. Ah, maganda na rin siya, hindi pa ako nakakapag-grass cutter nga dito, dumi pa. Ito na siya mga kagulay. Yun nga, ganun pa rin yung gamit ko mga kagulay. Agronica product pa rin, simula sa abono hanggang sa insecticide, foliard, saka pangalan nito. Insecticide, foliard, saka yung fungicide. Ganun pa rin gamit ko mga kagulay. Ito na siya, oh. Nagsisimula na siyang ano kasi nagano na ano, dalawang araw na rin na umiinit. Yan, nagaano na siya yung ano niya mga kagulay. Maganda na rin. Yan, marami na rin siyang bunga. Kung titignan nyo. Sa iba siguro, sabihin nila onti ito. Kaya siyempre, kagagalig lang ng ulan dito sa amin. Kaya hindi pa siya makaano talaga. Kapag bumuelo siya ng rumarami yung bulaklak, umuulan naman. Kaya hindi talaga siya makatuloy ng ano. Ng pangalan nito. Bunga. Nalalaglag yung bulaklak. So hanggang dito na lang ako mga kagulay. Bale itong nilalaman na video na talaga na ito ay tungkol doon sa pagbubutas ng plastic mulch para tatanim ang bukas. Pinakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit namin pambutas para kung sa iba ay kung gusto nilang gayahin okay lang din, kung ayaw nila okay lang din mga kagulay. So hanggang dito na lang ako. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng sili bukas. Update ko kayo doon, gagawin ko ulit siya ng ano ng video para maano ninyo. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa akin. God bless po sa ating lahat.